first and foremost, talagang mahal ko ang Pilipinas eh. Medyo OA nga, pero talagang mahal ko ang Philippines. Siguro lahat tayo, para tayo maging isang bayan na nagkakaisa, talagang dapat muna mahalin natin ang Pilipinas. And from the very start, yun ang gusto kong mangyari. Ayokong pumasok ng politiko, pero ang gusto ko, ang aim ko talaga, makatulong sa bawat Pilipino. Yun sana. So in my own little way, without publishing it, I do my own thing. But the only thing that I could do to help out most of the Filipinos is by uniting them in songs. In the songs that I sing, in the songs that I write. Ako mismo yung nilakasan ko yung loob ko, si Archbishop Soc Villegas. Suntok sa buwan, sabi ko, Father, pwede po ba ako magsulat ng kanta for the papal visit? And he said, sige, gumawa ka. What I did, I wrote the song, I wrote the lyrics. Pag natapos ko na yung song, I gave it to Noel Espinida. Binalik namin kay Bishop Soc Villegas. Tapos sabi niya, gawa niyo na action video. So it's a collaboration between me, Archbishop Soc Villegas, Noel Espinida, and Digaya ng Panginoon Community Group. Kasi sila yung gumawa ng action video. So, collaboration namin lahat yon. And then finally, Archbishop Soc Villegas said that it was approved. Finally, it's going to be the official theme song. From what I heard, it was sent to Vatican. And then it was approved by the Vatican. The thing that really inspired me in writing this song, for 2 weeks, I've been researching, I've been listening to music, to my old songs. Well, I'm trying to get a formula out of it. Ang dami kong ginawang research yet. After all those things, medyo nakukulangan pa rin ako. Nakukulangan pa rin ako. So what I did was, I went out of the house. Doon nakikita mo na, ang dami ng bata na nasa streets. Tapos natutulog sila sa pavements. Tapos namamali mo sa car. Doon pa lang, sabi ko, ito na yun. Ito na yun. So suddenly I said, I will write the first two lines of my songs. You see these children on the streets. Have you walked the pavements where they sleep? Do you feel their hands when you give them alms? Di ba pag nagbibigay sa atin? Did you ever give them bread to eat? Yun. So it's very literal. So yun yung pinaka-inspiration talaga na nakuha ko. The reason why he's coming over is because he wanted to visit the victims of Yolanda. So I said, I think we should go to that point. I wrote what I remember of seeing on TV, like this raging storm, mothers are holding their children. You see the homes washed by the floods, or the while the mother tightly holds her child. Do you feel the wind of the raging storm? Can you tell them where it's coming from? Kasi how do you comfort them? Can you tell them where it's coming from? Saan ba nanggagaling talaga to? Matagal na yung ano sa akin na para bang, what's the difference? What's the difference, di ba? Para bang it's, siguro the so-called word religion. Yun lang ang difference nun eh. Pero there's only one God, di ba? Meron tayong creator, and then meron tayong supreme being. And si Lord yun, si God yun. Lahat tayo pare-pareho ko. Ah, kahit ang sabihin natin, yun, siya pa rin yun. Yun, so, we're all God's children, no matter anong klaseng, kusang denomination ka, kusang religion ka nang galing, or kinagkalakihan mo. Isa lang yun. So, pantay-pantay tayo lahat. We are all God's children. So, wala dapat, difference, walang discrimination, nothing. And we should be helping each other. Okay, Lisa Garcia, Jed Madela, and Angeline Pinto, Janela Salvador, Isa Sidera, Fatima Soriano, Eric Santos, Morissette, Robert Senya, and Julius Fernandez, and myself. Masaya. Masaya kasi naman yung mga, mababait yung mga batang yan eh. Wawala na ako sa akin yun eh. Hindi, especially si Janela. Yung si Janela ang inaano ko. Si Janela, bata pa lang. Sinusundo ko na yan. Pupunta sa bahay, naglalaro sila ng anak ko. Siya? Mabait. Madali naman, sumusunod naman. Although yung schedule talaga nila ang hirap ayusin. Na sobrang busy ng mga artists. Pero lahat naman sila nagko-cooperate. And besides, ginamit ko na rin sila dati dun sa album ko, My Christmas Song, or My Christmas Gift, yung Christmas Around the World. Halos lahat sila. Nakatrabaho ko na. So, walang problema. Masaya pagkandyan yung mga bata. Saya ako. Hindi naman sa nami-miss ko siya kasi hanggang ngayon gumagawa pa rin ako. Meron kaming song na ginawa na. Sumala ko actually sa Himig Handog.
na hindi ako nakapasok. Okay, pang 16 ako. Kumbaga, pandulo. 15 na kinuwala, pang 16 daw ako. So, hindi nakapasok. So, gumawa pa rin ako ng songs na gano'n, na pang love song. Yan. So, nagagamitin naman daw ng star. So, happy na ako. So, pag lumabas yun, happy na naman ako kasi love song yun, eh, di ba? Kasi hindi naman ako talaga yung nakakahon lang eh. Nakakahon na inspirational songs. Pag, ano kasi ako, I'm a writer of all sorts of songs. All kinds, all genre. Yun. Abangan nyo na lang. Abangan nyo yung lalabas ko na sinulat na kanta. Not necessarily na akong kakanta, but ibang artist. Lahat naman sila mga galing. Pero siguro yung katimbre ko, na pa, ano lang, yung hindi masyadong yung gumibirit. Yung siguro si Janela. Si Janela. Kasi nung pinapakinggan ko siya every time na, kasi bata pa siya, alam ko na yung boses niya eh. Ganon. Ano lang siya, very sweet, pa-sweet, ganon. Pero kaya niya mag-belt, ha? Kaya niya mag-belt, mataas ang boses niya. Pero, ano lang siya, very subtle lang siya kumanta. Yes, I would like to invite everybody to get a copy of the album. It's entitled, We're All God's Children. It's already available in all music stores and iTunes, Amazon.com, and Star Music. I hope you'll get a copy. And you can also avail the music score at We're All God's Children fan page. So grab a copy now. Thank you.